gusto po kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay. Kaya't magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan." Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw po ay ang kapistahan ng tatlong Arkanghel. Si San Miguel, si San Gabriel, at si San Rafael. Ang tatlong ito ay nababanggit sa Bible. May mga tao na hindi naniniwala sa mga anghel. Pero mga kapatid, hindi natin maiiwasan ang paniniwalang ito kasi ito'y nakasulat sa Banal na Kasulatan. Ang pananampalataya natin ay hindi naaayon sa gusto nating paniwalaan o sa kaya nating paniwalaan. Ito'y ang pagtanggap natin sa ipinahayag sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng paniniwala natin at ng kaalaman natin. At ginagamit niya ang Bible dito. Tinatawag ang mga anghel na Arkanghel kasi ipinagkatiwala sa kanila ang mga importanteng gawain para sa kaligtasan natin. Kay Gabriel ipinagkatiwala ang mabuting balita tungkol sa pagiging ina ni Maria. Siya rin ang nagbalita kay Zacarias sa loob ng templo na manganganak ang asawa niyang si Elizabeth. Sa lumang tipan, si Gabriel din ang nagpakita sa mga pangitain ni Propeta Daniel. Si Arkanghel Miguel naman ang binanggit sa aklat ni Daniel at sa liham ni Jude at sa aklat ng Revelation bilang isang mandirigma na kalaban ang masasamang espiritu. Si Rafael naman ay ang anghel na pinadala upang pagalingin si Tobit at si Sarah sa aklat ni Tobit. Ang tatlong ito'y tagadala ng magandang balita, tagapagtanggol at tagapagpagaling sa atin. Ang pagbasa natin ay galing sa huling aklat ng Bible, ang aklat ng pahayag o Book of Revelation. Bahagi ito ng paglalarawan sa atin ng pakikipagtunggali
ng dragon at ng babae na malapit ng manganak sa chapter 12. Hindi nagwagi ang dragon na kunin at saktan ang anak ng babae. Hindi rin siya nagwagi na pigilin ang babae. Hinarap siya at ang kanyang mga kampon ni Miguel at ng mga anghel. Sa labanan sa langit, natalo ang dragon na walang iba kundi ang demonyo o ang Satanas. Wala na itong ginawa kundi mag-akusa sa mga tao. Natalo na sila sa langit, kaya bumaling sila sa lupa at ginugulo ang mga tao rito. Kaya tandaan po natin na ang demonyo na kalaban natin ay natalo na. Hindi niya tayo mapagtatagumpayan. Ginugulo lang niya tayo rito ngayon. Noong matalo ang demonyo sa langit, nagkaroon ng imno na inawit ng mga nagtagumpay sa langit. Natalo na ang kasamaan sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng testigo ng mga martir, ang pag-aalay nila ng kanilang sarili kahit na sa harap ng kamatayan. Dahil dito, matagumpay na sila sa langit at wala nang magagawa ang mga akusasyon at banta ni Satanas laban sa mga tao. Kung titingnan natin ang ating mundo ngayon, madali tayong mapaniwala na nagtatagumpay ang kasamaan. Nandiyan yung pera, ang technology, ang armas at ang mga matatalinong tao na kakampi ng kasamaan. Pero huwag tayong malinlang. Ang demonyo ay talunan na sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga kasamang anghel na tumalo kay Satanas at sa kanyang mga kampon ay nandiyan din na handang tumulong sa atin. Ang mga anghel ay mga sugo ng Diyos upang tulungan tayo mga tao. Kaya huwag tayong matakot. May mga kakampi tayong makalangit. Magandang ugali na tumawag tayo sa mga anghel kapag tayo ay tinutukso o nahihirapan. Totoo na ang mga anghel ay pumapanig sa atin. Kaya hindi tayo nag-iisa sa ating pakikibaka sa kasamaan. Hayaan nating tulungan tayo ng mga anghel. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.